Simula ngayong buwan, mag-aangkat na po sa atin ng bigas ang ibang bansa. Mula Manila North Harbor, may news to go si Mark Salazar live. Mark. Kara, nandito kami sa port area, no, dahil ikinakasan at sinasakay na sa mga container van. Yung 162 metric tons ng sibuyas ng Nueva Ecija at Ilocos Norte na i-export natin papuntang Indonesia, at 15 metric tons ng black rice ng Cordillera at 20 metric tons ng white long grain para naman yan sa Dubai. Konti lamang itong mga i-export natin na ito dahil sample pa lamang naman ito, Kara, sa ating paghahanap ng merkado sa labas ng bansa. Marami ang hindi raw naniniwala, sabi ni Agriculture Secretary Proceso Alcala, pero malapit na raw tayong maging self-sufficient sa bigas. 12 million metric tons ang kinakain natin dito sa loob ng bansa kada taon. Nag-i-import tayo previously ng 2 million metric tons ng bigas mula Vietnam bilang reserba natin o yung buffer stock. Pero nung isang taon, ipinagmamalaki ng DA na kalahating milyon na lang daw ng metric tons ang ini-import natin, at ngayon taon ay mas bumaba para 187,000 metric tons na lang daw ang ating i-import. Paliwanag ni Secretary Alcala, sapat na raw yung local production natin at katunayan baka raw magsobra pa. Kaya dapat daw ay buksan na ngayon pa lang at maghanap na tayo ng buyers sa ibang bansa for export, kesa raw masiraan tayo ng bigas dito o kaya naman ay magmura yung bigas sa local market. At pagka doon nagkaganyan, tatama rin daw ang mga farmers. Ayos naman daw ang formula na ito ng DA dahil dumodoble raw ang farm gate price ng mga magsasaka kapag pang-export ang bentahan. Pero para sa mga nakausap ko ng mga rice farmer, pwede na raw yun, pero hindi pa rin ito formula para umigi yung buhay ng mga magsasaka. Kapag hindi mo kasi sariling lupa ang sinasaka mo, mula sa inani mo ibabawas yung ng ginasta, pananim, pataba, pagkiskis ng palay. Yung natira, hati pa kayo nung may-ari ng lupa. Kaya yung karaniwang magsasaka nagtatanim sa isang ektarya ay kumikita lamang ng 40 to 50,000 pesos kada taon. Isa pang kalaban ng mga magsasaka ang smuggling, na tinanong din natin kay Secretary Alcala, pala naman ang ginagawa nila kung talagang tinutulungan ng mga magsasaka. Sabi nila mas mahigpit daw ngayon ang kanilang pakikipag-ugnayan sa customs at sa Department of Finance para naman na maselyuhan yan, ano, at hindi na makapasok yung smuggled rice dito sa ating bansa. Kara? But that's good news, ano, Mark, kasi dati nga nag-aangkat pa tayo, ngayon tayo na ngayon yung nag-e-export sa mga ano, sa we're ibang mga there bansa. Mm-hmm. We're going there. Mark, may yung pinapakita mo na video, parang iba-iba atang mga variety ng rice yung ine-export, or kasi may nakikita kami black rice, brown rice. Ganito lang ba yung klase ng bigas na ine-export natin sa ibang bansa, or lahat ng iba't ibang klase? Generally yung white long grain, ano, kasi uh-huh. yung kinokonsumo. Pero meron kasi daw tayong mga klase ng bigas, halimbawa yung upland, sa highland na bigas, kagaya ng mga black rice na yan sa Cordillera. Dito mo lang daw kasi matatagpuan ang pinakamagagandang klase na yan ng bigas. Talo daw natin dyan ng Thailand, ang Vietnam. Kaya kung nagpapadala tayo ng ating sample na produkto sa Dubai, for example, ay yung the best daw na variety, unique sa atin yung kanilang ipinapadala. Kaya yan yung mga sinample nilang isa-kisa container at ipadala. Pero by and large, mas ano pa rin, mas kinukonsumo pa rin sa world market yung white long grain, at yung pa rin yung ating target na mapasok na yung ating magiging surplus sa ating pananim in the future. Wala pa tayo dyan, ha, pero na inaano lang nila, tinitingnan lang nila na malapit na tayo doon, magkaroon na tayo ng merkado. Okay. We can only hope na sana mag-translate nga itong magandang balita na ito doon sa pag-angat naman ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.